Good morning mga ka-checkmates. Kumusta and happy gardening? Ngayong umaga ay maglilipat tayo ng onions o sibuyas. Ito yung itsura ng onions. Ito ay hindi yung yung bunching onion o sibuyas dahon. Ito ay may bunga talaga or roots na nagiging sibuyas na kulay red. So ang ginagawa ko ay ganito lang. Ilipat ko muna sila dito kasi medyo lumalaki na sila, at kapag hindi mo kasi nilipat ay maaring dito na sila ma-deadbull. Kaya ilipat mo na sila kung maaari. So, laging tanda na ito lang, simple lang. Ilipat sila gamit ang mga sticks or meron kang mga toothpick. So, ganun. So, dito natin hintayin na tumubo sila. Uy! Hindi ko alam kung ilang months ba ang itatagal or bago sila magbunga sa ilalim dito. So, itry natin na itanim sila sa hydroponics. Ano kaya mangyayari kung itanim sila sa hydroponics? Hindi ba sila malalanta? Tutubo kaya sila? So, itry natin. Maganda kasi sa hydroponics kasi hindi ka na mamumblema sa pagdidilig, at medyo hindi ka na mamumblema sa lupa. So ngayon ang ginagawa natin ay paugatin muna natin dito sa lupa bago natin ilipat. Nakatanim ka na ba ng sibuyas? Ako ay first time magtanim nito dahil yung nakaraan ay sibuyas dahon. Ito ay talagang sibuyas na may pwedeng isgisa. So, napapansin natin sa mga balita na sobrang mahal na ng mga gulay. Ang iba ay nag-aangkat pa ng mga gulay sa ibang bansa. Ito ang mga isa sa mga gulay na laging ginagamit natin sa bahay. Sibuyas, kamatis, luya, paminta. So kung may mga time ka, magtanim ka nito, enjoy ka pa. At hindi ka nabibili. So susundin mo lang ang ginagawa ko para one time lang ay tubo agad. Patubuin dito. Ilagay sa arawan. Huwag ilagay sa shade. At habang nasa arawan ay huwag ipadry. Tapos kapag tumubo na, ilipat na dito. So next time mag-update tayo kapag pwede na natin siya ilipat sa hydroponic system. Maraming salamat sa iyong panonood and happy gardening. Ito pala yung lettuce ko. At ito yung mga melon. Bye-bye.